Yo, sup sup! Good morning, gamers! And today, we're going to play again another new, the epic Visual Nobel, which is called Rewound. So right now, we're at part 2. Part 2 tayo ng ating epic Visual Nobel adventure. And yeah, last episode, ano ba nangyari? Yan, introduce na yung mga characters, sila Liz, si Shaizin pa yan, Shaizin, and yung tatlong yung tatlong dudes na pinakilala kanina, kahapon. Okay, so today, we're going to continue the epic series, and yeah, strap yourselves in, we're going to play right now. And natuklasan ko na ang hidden talent ko. Ah, di ko kaya yan. Okay, so right now is that nag-break na yung kano. Right now, last episode, diba, nag-break na yung jowa ni Lanier, which is ex na nga niya ngayon. And inaya tayo ni Liz na pumunta sa rooftop para kumain na school lunch. And you know what, Liz, yeah boy, Liz is our girl. Tutulungan niya tayo, siyempre, diba? And yeah, haha, di ko kaya yan. Si Liz lang nga nakagawa niyan. Bale, kinikwento ni Liz na kaya niya iikot at bali-baliin ang mga daliri niya. Nag-demo pa siya kanina pero hindi ko magawang tignan. Excuse me. Alam ko malambot ang katawan ko pag nasayaw pero di ko alam na flexible din pala ang mga daliri ko. So tingin mo kaya mo din sila pasayawin? Well, magaling ako sa tamsumo. Magaling ako sa arm wrestling. Marunong ako magsulat, siguro pwede na yan. Walang nakakagit sa sarcasm sa grupong ito. Akala ko iiwan ako ni Liz dito kasama sa Lanier pero hindi pala. Dapat magdidismaya ako pero laking ginhawa sa akin, hindi pa ako prepared. Hey wait, may tawag si Papa. Well, overseas to. Wow, yaman. Pumunta si Liz sa my railings para kausapin ang dad niya sa phone dahil mas malakas ang signal doon. Medyo tumahimik kami ni Lanier nang maiwan kami dalawa. Kamusta pala si Quakes? Aha? Bakit? Bakit? Kasi kanina tinanong kita kung kasama ka na, kamusta ka na? Ha, yung sinagot mo. Well, si Quakes, di ko na siya nakikita madalas kahit na sa isang school lang kami. Ang boses ko. Sabi pala ni Kuya, daan ka daw minan sa bahay uli. Namiss ko na din luto nila, tita. Daan ka din kasi minsan. Sorry, babawi ako next time. Natagal lata naming hindi nag-uusap ng ganito. Hindi naman sa iniwasan ko siya, pero madalas kasi kasama niya ang GF niya tuwing vacant period. Sa classroom naman, nakikipagkwentuhan din siya sa iba naming kaklase. Kaya yung mga ganito pagkakataon, medyo rare. Natutuwa ako sa loob-loob ko na na-excite dahil lang sa ganito, para akong sira. By the way, free ka ba this weekend? Well, wala tayong gaanong homework, exam lang. Papasama sana ako. Saan? Well, may bibiliin lang sana ako. Kumais lang. Napansin ko yung pag-iiba ng expression niya sa mukha niya na parang may pinag-iisipan siyang sabihin pero hindi niya magawa. Okay, gets ko na best. Sige, samahan kita pero huwag tayong magpagabi. Okay. Well, may exams eh. Thank you. Taan na din ako sa inyo after. Well, okay. Napangiti ako habang kausap ko si Lanier. For some reason, satisfied na ako na ganito ang relasyon namin. Na ganito ang buhay ko araw-araw kasama sila. Linis ang kaalaman ko, may nakaplano na pala ng iba para sa akin na tadhana. Okay. Nice. We're going something good now. Shaizy. Hoy. Ouch, gulo ko. May mali ka na? Reindeer? Ha? Huh? At the very least, mukhang di natin need pumunta ng hospital. At anong reindeer? Ah, okay, Reindeer. Napahawak ako sa likod ng ulo at minasayon.
Nagtama ka na ba dahil sa pagkahulog mo? Tumingin uli ako sa kausap ko. Napansin ko parang close kami kung makipag-usap siya sa akin. Kuya, anong meron? Teka, siya sa library, di ba? Yung tunog reindeer yung name. Aha? Nahulog ka na kasagdan. Gusto mo dumaan sa malapit na ospital para makasigurado? Narealize pa ako uli na isa. Napakapa ako sa mukha ko. Wala tayong suot na salamin. Kakapain ko sana yung salamin ko pero narealize ko na nakakita ako na malinaw dahil sa contact lens. Contact lens? Yung salamin ko nasaan? Since when ako magsusuot ng lens? Hapon lang nasa school kami nina Liz at Lanier. So Lanier rided and crikes. They're the three. And Chasey, yeah girl. Teka, kahapon? I mean, kanina lang pala. Ha? Wait. Teka, anong oras na? 1:30. Yeah, anong oras ba ngayon? 1:10 na. Kind of bit. Yeah. Lalate na ako. Ha? Nagmadali ako makaalis papunta sa classroom. Pero pagliko ko galing sa may hagdan, dinala ko na mapa ako sa lugar na parang apartment? Saan to? May ganitong lugar sa school? Sa earth pa ba ako? Pagtingin ko sa paligid, parang wala naman ako sa school. So, nasaan ako? Ano tinatakbo-takbo mo? Hindi ko napansin sinundan pala ako ni Raiden. Tapos ng klase, half day kasi malapit na ang foundation day. Teka, foundation day? Tagal pa yun ah. Ayos ka lang? Parang papakamot na siya sa ulo. Hindi ko alam kung bakit pero parang irritable siya. May time of the month din ba ang mga lalaki? Time of the month is for girls. You know what time of the month? Menstruation. You know. Anyway, exams na next week ka? Anong foundation day? At anong lugar to? Reindeer Estate, Raiden. Tapos na ang exams, last month pa yun. Last month. So, bale na saan ako? Apartment complex. Bakit ako nandito? Ha? Anong bakit? Dito ako na nakatira since last week. Dito nakatira? Nasaan ang bahay namin? Wait, so bakit ka nandito? Kami ang may-ari itong apartment complex na ito. So, siya ang landlord. Parang medyo gets ko na. Ano sabi mo? At bago ang lahat, boyfriend mo. Sabi mo? Sabi ko? Self-proclaim? Pero baka hindi din. Ang bilis ng transition. That overly cliche amnesia. Hey. Oh. So that's a freaking prologue. And part 1. Hey. So to tapos na lang prologue. Oop. There are no abnormalities or serious damage in her brain. But the shock when you fell in the accident at the time caused a temporary memory impairment. In some cases, it might or might not come back. Temporary. 50-50 pa kung makaka. Okay, tuloy. Pasensya na. 50-50 pa kung makakaalala ko. You seem to have lost some of your memories prior to this incident. Akala ko joke time lang ni Reindeer, Esther Raiden yung kanina, pero nung nag-check ako ng kalendaryo, mukhang at least more than a month ang nawala sa akin. Ayoko pa sana maniwala kasi nandito na ako ngayon sa ospital. Ano sasabihin sa akin ng magulang ko ngayon? Napatakataka yung anak nila. Nadulas sa tawag sa hagdan. At least hindi buong memorya ko nawala. Piling ko na naginip pa ako. Hindi ko agad ma-digest ito lahat. Parang artista na nag-time skip sa pelikula. I mean, sino bang hindi? Ang huling naalala ko, nag-lunch kami ni Liz sa rooftop. Tapos, iha, nakikinig ko ba sa sinasabi ko? Ampo? Yusam sa arupit. Ganyan po talaga siya, doctor. Madalas normal yan sa kanya. Ah, ganun ba? Ha? Huh? Buti naman na yung habits niya, same pa din tulad ng dati.
Di ko alam kung mabuti ang habit niya na mag-monolog mag-isa daw. Alam ko madalas ako mag-monolog sa isip ko, pero bakit parang alam niya ang tungkol doon? Doctor? Yes, Iha. Tanong, maglungkot. Tanong, let's... Malungkot pa sa lang. Tanong. Doc, until when kaya yung temporary? Papaulitin mo na naman siya sa sinabi niya kanina. Hindi ko narinig. Okay, pasyente ako dito. Pero hindi po ko lalaban. Wala akong sa ngayon. Napatawa na lang ang doktor sa amin. Kailangan mo lang bumalik sa kung ano ang parati mong ginagawa. Mga usual na ginagawa mo sa araw-araw. Paunti-unti babalik din siguro ang memorya mo. Wala naman daw problema sa akin. Paano kaya katagal ng temporary? Parang kahapon lang naalala ko, pero parang tagal ng kahapon. Hoy. Hmm? Iiwan na kita. Diiwan mo. Ang gusto ko sanang sabihin, kaso hindi ko naman alam po uwi. At madami yung gustong itanong sa kanya. Hinalian ko na lang ang paglalakad ko para hindi na siya magreklamo. Hey, yeah girls, hungry? Pagkakaalala ko kasi kakalunch ko lang, kaya hindi ko naisip na baka hindi pa pala ako nakakain. O nga pala, di pa pala tayo kumakain kasi dumiretso tayo dito. Tara. Akala ko karayin niya ako, pero surprisingly, hindi naman. Pinala ko ni Raiden sa cafe malapit, mga ilang lakad dyan sa hospital. Mukhang walang gaano tao. Bago ba ito? Well, weekdays din kasi at maaga pa. Madalas ka ba dito, Raiden? Madalas tayo dito. Tayo? Maya-maya may lumapit na waiter. So, isa ito sa mga kainan na hindi mo na need pumila sa counter para mag-order. Sosyalin. Hello, sir. Yung usual po. Usual? Mukhang madalas nga kami dito. Nangiti pa si kuyang waiter sa amin na parang regular kami. Kuya, sorry, hindi kita maalala. Hindi ko din alam yung usual. Hoy, usual ba daw? Ha? Usual? Ouch, sorry. Ano ba to? Mukhang nakadama si Raiden na nalilito pa ako, kaya humarap na siya sa waiter. Isang meal A saka isang meal D, tapos red tea ang kanya, cola ang akin. May red tea dito? At alam niya ang gusto ko. Pagkatapos kunin ng waiter ang order namin, tumungo na ito sa counter. Gusto ko sana magtanong kaso hindi ko alam kung sasagutin niya ako. Ano yun? Mag-boyfriend ba talaga tayo? Bakit ako nakatira doon? Bakit pala ako nahulog sa daan? Hagdan. Boyfriend ba talaga tayo? I think yeah, perhaps. Bakit pala ako nahulog? Okay. Okay. Bakit pala ako nahulog sa agtan? I don't know. Bakit ako nakatira doon? Hindi rin yata alam ni Raiden. Bakit ako nakatira doon? Bakit ako nakatira doon? Anong sina magulang ko sa pagtira ko doon sa apartment na yun? Nagkaroon ng sunog sa kapitbahay niyo at nadamay yung mga katabing bahay. Kasama yung bahay niyo. Sunog? Di ko alam ang detalye, pero mukhang pinagpilitan mo na gusto mo sa may apartment na lang namin muna lumipat habang hindi pa tapos ang pag-ayos sa bahay niya. Ibinakit ka din ang gusto mo maging independent, kaya mas okay kung malayo sa comfort zone. Independent? Independent, pero sa kanila ka pa rin kumukuha ng allowance. You mean sila din nagbabayad ng renta? Renta? Kung may-ari na magulang ko ang apartment complex na yan. Wala kang binabayaran ng renta. Ganun? Ang galante naman na pamilya nila. Teka, rich kid ba tong si Reindeer? Sa bagay, kung kampon siya ni Santa Claus, malabang lagi siyang may pang-aginaldo. Pwede ka umalis anytime mo gustuin. Ha? Huh? Di naman kita pinili tumira dyan, kaya feel free na lumayos kung kailan mo gusto. So wala kang paki either way, since hindi naman ako nagbabayad ng renta. Walang advantage kung magstay ako ganun. At ang ingay-ingay mo araw-araw, katok ka na katok sa may kwarto ko para magpapansin. Minsan kapag nakita mo bukas, papasok ka na lang na di kumakatok. Napakislot ang ulo ko sa sinabi niya.
Naimpluwensyahan ka lang ng ate ko na lumipat dyan para may assistant siya sa weekend sa trabaho niya. Yun na yung parang rental fee mo. Ate? Anong trabaho na ate mo? Mananahin ng costume. Itatahi ako? Ikaw yung tagagupit. Since ba't ako naging interesado maging modista? At si Kuya Craig, saan siya nagstay? Okay, so answer ni talaga natin lahat. Okay, ang boyfriend ba? Oo, nito nakarang araw lang. Ah, so recently lang pala. Bakit? Paano? Inhabol mo pa nga ako araw-araw, nakakapagod. Inhabol? Ang kulit-kulit mo pa, nang isipan mo pang tumira sa apartment na magkulang ko dahil gusto mo kasama ako 24/7. Kinuha ko yun. Kung di ka convinced, check mo phone mo. Phone ko? Oo nga, di ko pa na-check yung phone ko ever since. Pag-check ko ng inbox, may nakita akong Ray Love. Ray, greater, less than sign, 3, ito ba yun? Bakit may heart? At sinong Ray? Napatingin ako kay Ray din. Seryoso? Bukas ko ng messages. Ano to? I miss you. Ray, paagabihin kami. Mauna ka na, love you. Ingat ka, Rico. Ako nag-type niya, nakakasaya. Anong Rico? Parang JJ. Saan ko yung natutunan? No wonder nagka-amnesia ako. Iniling ko ang ulo ko. Masamang gawing joke ang kalagayan ko ngayon. Umalik ako sa phone ko. And wala pa sa kalahati yung i-replyan niya. Wow, parang one-sided. Ano? Paano nangyari yun? Kasi alam mo, di naman tayo nag-uusap sa school. Ang naalala kong huling beses na nag-uusap tayo ay nung tinulungan mo ako galing sa library. Saka kasi, meron kang gustong iba. Ha? Paano mo nalaman? Alam niya ba na may gusto ako kay Lanier pero naging kami? Naging kami kahit may gusto ako sa iba? Wala akong maalala na tinuruan ako maging salawahan ng magulang ko. Hindi ko alam kung counted yung mga boyfriend ko sa anime na pinagsasabay-sabay ko pero never pa ako nagka-boyfriend ng tao sa tanan ng buhay ko. Para sa advanced level mo lang din yung ganyan. Hindi ko alam. Naging tayo na lang. Yun na yun. Gandang explanation. And lastly, bakit pala ako nahulog sa daan? Sa totoo lang, hindi ko nakita na nahulog ka. Narinig ko na nahulog ka. Narinig mo? Parang kausap ka na hindi ko kilala. Mas parang nag-aaway kayo. Maya-maya narinig ko na may tumatakbo din. May tunog ng parang dumadugundong sa may hagdanan. Pagkatingin ko, ikaw pala yung nahulog sa may hagdan. Ano pinag-uusapan namin? Di ako attentive sa pinag-uusapan niyo. Naalala ko lang sabi niya, umayos-ayos ka at kung ano-anong out of this world ng pagmumura at pag-iinsulto. Di ako sure nung una na ikaw ang kausap kasi di ka naman kaanong nasagot. Pero tayo lang naman na nasa fourth floor ng apartment na yun, so malamang ikaw nga yung kausap. So tingin mo tinulak ako ng kausap ko? Hindi ko alam. Ay, di mo lalahanin. Buwisit ka, alam mo may amnesia ako. Bakit bang sumit mo kausap? Akala ko ba jowa kita? May posibilidad ba na nagmumonolog ako sa utak ko habang inaaway ko ang kausap ko tapos nahulog ako sa ano yan, anime? Posible, hindi po ako na-aksidente kahit madalas wala ako sa sarili. Siguro dahil din kasi madalas may kasama ako kaya ganun. Hindi ko alam paano ako magre-react. Maya-maya dumating na yung order namin. Hindi ako pamilya sa shop na ito kaya hindi ko alam kung anong lasa ng pagkain nila pero mukhang okay naman. Beef steaky? Beef steak sa cafe? Pwede ba yun? Bro, I think meron sa Goldilocks na gano'n. Yung parang chicken thingy. As in Goldilocks more on ano diba? Tinapay or goods. Kind of like bakery thingy. Kaya yeah. Perhaps pwede rin na gano'n. Sinubukan kong kalmahin ang sarili ko para hindi magmukhang ignorante. Kakahiya din ang mag-overact sa cafe na supposedly suki ako. Sinumalang kong lantakan yung pagkain sa harapan ko. Nagusto pa sana ako itanong sa kanya pero mamaya na siguro pagkatapos kumain. Dumiretso na kami sa apartment pagkatapos kumain.
ang awkward makipag-usap sa kanya. Lalo na't hindi ko na siya maalala. Hindi ko alam pa paano ko siya tinatrato noon. Ano pala nangyari nung araw na niyaya ko na Lenya'y lumabas? Pumunta ba ako? Ano sinuot ko? No use kahit anong pilit ko, hindi ko talaga maalala. Napansin ko na papasok na si Raiden sa kwarto niya. Raiden. Tinawag ko siya bago siya pumasok sa kwarto niya. Ano na naman? Ano ba ng magulang ko na nahulog ako sa agdan ngayon? Hindi ko sinabi. So nasa akin na kung gusto ko ipaalam sa kanila o hindi. Parang wala talaga siyang pakialam sa akin. Di ba unfair na makipag-break ako sa iyo kahit sinakalimutan kita? Bakala ko anong gusto mong gawin. Napaka-cold naman. Pagkasabi niya nun sabay pasok siya sa pintuan. Salamat sa pre-pod na lang, sir. Hey, kinda neat. Pagkapasok ko sa apartment ko na hindi ko maalala na akin, wala pa din ako maalala na kahit ano. Wala pang gaanong gamit, siguro kasi kakalipat ko lang. Oh, nice. Cozy. Hinubad ko ang contact lens sa mata ko. Nakita ko ang case sa may ibabaw na lamesa at nilagay ito doon. Pagtingin ko ng cabinet, puro damit na hindi ko naman usual ang sinusuot. Or at least naalala ko na hindi tipuan ng damit na sinusuot ko. Bukan nagpagupit din ako at nagpahayos ng buhok. Tumingin ako sa kwarto ko. Talaga bang pinapatira na lang ako ng libre dito? Alam ba ng parents ko na boyfriend ako? Alam ba ng parents ko na boyfriend ako? Na may boyfriend ako? Kumusta na kaya si Kuya Crikes? Aprobado na ba ako ng magulang ni Raiden? Bakit mamayag sila tumira ako dito? Nakakasala pa kami. Ano magagawin na gawa namin kung kami? Nagpapakit pa talaga ako sa kanya? Parang di ako good friends. Nagkiss pa kami, oh my god. Haha. Hindi ko ma-imagine amp. Why ba kami naging magjowa? Parang nung ba siya manligaw? Sa kwento niya parang ako naliligaw sa kanya. Napatawa ko sa naisip ko. Mahilig na pala ako sa mga basbata sa akin. The future looks bright. Well, haha. Wala akong taste sa lalaki kung totoo nga na magkasintahan kami. Maghikik na naman ako na parang baliw habang nakatingin sa kwarto ko. Parang ibang taong siya sinunaranasan ko ngayon. Parang lungkot. Napangiti na lang ako sa kalokohan ko sa isip ko. Tumingin ako sa salamin. Ibang tao na naalala ko sa kung ano na ako ngayon. Itong contact lens. Itong new haircut ko. Kung paano ko suotin ang uniform ko. Sinilip ko ang drawer ko. Yung mga gamit naman dito na kahit paano alam ko na akin. So siguro nga akin itong kwarto na to. So siguro nga hindi na si tumaling si Wade din nung sinabi niya lumipat ako dito dahil may gusto ko sa kanya. Pero si Lanier, ano na nga nangyari ng dati? Alam kong hopeless pero ang tagal ko na may gusto sa kanya. Pwede ako nagka-boyfriend na iba. Kinuha ko ang bag ko at kinuha ko ang notes ko. Sana lang din ang bagong grades ko. Minuksan ko ang notes ko at in-scan yung isa-isa. Hindi ko maalala tong lessons na to kung tinuro nga ba ni Ma'am Baby. Pero yung penmanship sa akin. Humiga ako sa kama, hawak ang isa sa mga notebook ko. Pahinga na lang. I don't know, dude. Yep. Nalimutan ko din ang mga lessons naman. Let's try, dude. Paano ko nito sa klase? Subukan ko yung magpatulong kay Raiden. Oh, lawyer nga pala siya. Kahit pa humingi ako ng tulong, paka-okray lang niya ako. So, ang makatutulong na sa akin ay sarili ko. What by myself na naman? Okay, tingnan natin kung hanggang saan ako ba ang self-study ko. Siguro mas okay na mag-aaral na lang ako. Sabi nga ni Doc, babalik ang alaala ko kapag kinawa ko ang mga bagay na madalas ko gawin. Ayan, ang naisip ko na bury me ay ang mag-aaral. Rewound 101. Hey. Instant. Pagkapasok ko ng classroom, ang hinanap agad ng mata ko ay si Liz. Hindi ko nakita o nakasulob ang si Raiden pagkalabas ko kanina. Siguro totoo nga na bad terms na kami since hindi kami sabay pumasok. Hindi naman ako nag-expect ng kahit ano mula sa kanya. Ang importante, makapasok na ako.
Kung sigurado masyado umaga kasi piling ko maliligaw ako, pero may nakita ko mga estudyante sa labas kaya sinundan ko na lang at nakarating naman ako na maayos. Inalala ko na lang din ang daan para mamaya pag-uwi. Hindi ko lang alam kung paano ko ipresenta ang sarili ko ngayon, kaya sinuot ko na lang ang uniform ko kung paano ko naalala na sinuot ko dati. Hindi ko din sinuot ang contact lens ko ngayon. Mas komportable pa din ako sa salamin ko. Mas madali na din ayusin ang buhok ko. Salamat sa presence of ko na nagpa-treatment. Shizzy! Liz! Hey! Matya nakagaan ang damdamin makita ang best friend mo sa umaga. True! Tumawag si Raiden sa akin kahapon, in-explain yung nangyari sa'yo. Mahinang sinabi ni Liz sa akin. Tawag? Sinabi mo kay Liz para sa magulang ko, hindi. Ayos ka lang ba? Makakakilala kayo ng Raiden? Shizzy! Boyfriend mo si Raiden, di ba? Bakit ka bumubulong? Well, medyo komplikado ang situation recently, kaya di ba sabi mo sa atin muna? Komplikado? Wait, medyo nagugulan lang ako kasi ibang naalala ko sa naranasan ko. Wala, bukod sa unang beses namin pag-whatsapp sa library, isang problema ko din kung paano ko hahabol sa lessons. Yan lang, alam mo hindi kita matutulungan dyan. Aha. Nakita ko pumasok sa linyo sa may pinto. Gusto masamahan kita kay Ma'am Maybe, tapos explain natin ang nangyari sa'yo. May niwala ba sila? Akong bahala. Nakakapagtaka. Hindi ako binatin ni Lanier nitong umaga. Napansin ko din na parang hindi nagpapansin na si Lace at Lanier. Hindi parang... Hindi talaga? Inaantay ko may sabihin si Lace sa akin tungkol doon, pero nga. Ano kaya nangyari nitong nakarang buwan na hindi ko maalala? Liz? Ano kasi? So, paano ko siya sisimulan? Ah, andito na tayo. Susunod ko na lang siguro ito, no? Date ko muna makaraos sa lessons na hindi ko maalala. Good morning, ma'am, maybe. Good morning, ma'am. Good morning. Tumingin si Liz sa akin bilang senyas. Medyo kinakabahan ako mag-explain, pero sinubukan ko magsimula. Hindi ko alam kung naniniwala ang advisor namin sa sinasabi ko sa kanya. Gusto ko lang naman humarap ng paraan para hindi ako mabokya sa quizzes namin. Okay. Okay? Magkakaroon po ba ng tutorial si Shizzy, ma'am? Well, I don't really want an honor student to plunk because of temporary memory loss. Whew. I could talk to some of your teachers about this. Though I believe you did some self-study. Yes, ma'am. Good, no, diba? Sige, sige. You can also ask some of your classmates, but it seems that you're hiding the fact about your memory loss. Ma'am, temporary lang naman daw po kasi sabi ng doktor. I'll just assign someone willing to tutor you. I think no one would say no to extra credits lalo na kung honor student. Oh. Mas madali nga yan kasi nangangapa ako ng sarili ko. Is that alright with you? Paano kaya yung tutorial kasama ang kapwa estudyante ko? Parang awkward. I'll just go ask you again once I found someone. Well, okay, ma'am. Thank you. Palabas na sana kami ni Liz ng Shizzy, can you stay here for a while? I have to talk with you again for a little while. Wait na lang kita dito sa labas, Shizzy. Okay. I've been hearing a lot of things about you recently. Medyo kinabahan ako sa sinabi ng advisor namin. Sa totoo lang, nakakakaba kapag pinapastay o pinapapunta ka sa faculty room. Dude, you know na the feeling of anxiety kapag pupunta sa faculty ng teachers. Like, dude, every teacher's eyes are all in front of you. Like, dude, can you just like chill? Like, chill, dude. Lalo kapag may pinapagawa sa'yo or like may inuutos sa'yo like that. Like,
Okay, papa, good morning ka na talaga. Good morning, ma'am. Wala ka na talaga magagawa. Tapos afternoon, nanginginig-nginig na yun ka. Nanginginig-nginig ka na. Something like that. Piling mo may ginawa kang mali kahit wala. Well, you have always been an exemplary student and I always believe in your abilities. The way you groom yourself might have changed considerably. Probably because I heard you got a boyfriend, but you never failed to comply with your grades. Bakit alam din ni ma'am na may boyfriend ako? Nayayabang ko ba na may boyfriend ako? Masyado ba ako naging happy na nagka-boyfriend ako for the first time forever? Gosh, present self, Hakuna your tatas. Okay, now I don't know that Hakuna your tatas. A different term for calm your tits. Oh jeez. But it seems that there is a lot happening around you lately. Have you asked your doctor that it might be something psychologically related about the reason why you have memory loss? I don't really want to intervene with your personal issues, but if you think you are having a hard time, don't hesitate to consult your teachers. But I have to admit, I'm kind of happy being relieved by you right now. Thank you for being a good student as you are. Well, medyo natouch ako sinabi sa akin na advisor namin. Kahit pa full English niya, may pag-usap sa akin pero nagtagalog kami mag-reply ni Release. Hindi niya yung pinansin. True. Thank you po, ma'am. Now it's okay. Come back if you have any more concerns. Yes po. Ano sabi ni ma'am? Medyo concerned lang siya sa akin. Pero nababagabag lang ako sa sinabi ni ma'am sa akin kanina. Ano ba pinagkakuha ko this past weeks ng buhay ko? Mukha naman okay pa din ang grades ko, so hindi naman ako totally nalayo ng landas. Liz. Pwede pa tayo mag-uusap? Wala pala. Yeah, let's talk to your girl. Liz, pwede ba magtanong sa'yo? You know, it's your best friend, dude. Pwede naman. Bakit parang may pause? Oh. Kaso siguro saka na muna kasi mag-start ng klase natin. Sabi ko may list tumakbo pabalik ng klase. Hey! Well, you know what, dude? I think that's gonna be it for now. Yeah. That's gonna be it for now, guys. I think we had 30 minutes again. You know, I've been doing this. Gagawin ko siyang 30 minutes every video para kahit paano may pacing siya nangyayari. I don't know kung may pacing talaga itong ginagawa ko, pero at least sana magawa natin ng maayos. And yeah, ano kaya mangyayari sa future ni Liz, ni Shizee, ni Raiden, ni Layden, sino yung isa si Croix. Thank you, Mama Maybe. Ano kaya mangyayari sa future, sa mga future episodes nito? Ano pa kaya ang magiging kay Hinatnan noong past month? Ano kaya mangyayari doon sa past month na yun na hindi na pa natin alam kung ano nangyari? Ang alam pa lang natin, boyfriend natin si Raiden. At nasunog yung bahay natin. And yeah, I guess malaman natin yung ibang mangyayari. At bakit hindi na tayo close kay Layden? Layden ba? Layden? I don't know. Layden, I don't know. Anong kaya nangyari doon? Well, that's gonna be it for now, guys. Yeah, thank you guys for watching. And click like, subscribe, comment any of those shields in the YouTube comments. The YouTube, yeah. And thank you guys for watching. I'm gonna go save this one. And yeah, thank you guys for watching and see you guys next time.